Hello everyone, ito pala ang Brains Out. Sa episode na to, i-review natin yung tatlong plain shirts na ginagamit ngayon sa clothing line. Tara! Okay, i-review natin yung sa Brains Out, which is yung CVC fabric ang gamit. Sa Fruit of the Loom, premium nila, cotton siya. Ang Gildan Hammer din, 100% cotton din, katulad ng Fruit of the Loom. Ayan yung re-review natin ngayon. Una muna yung CVC fabric. Ano ba yung CVC fabric? Basically, ano to, cotton at polyester. Pero mas mataas yung percentage ng cotton. Pag polyester naman ang mas mataas, polycotton ang tawag nila. Not sure, pero parang polycotton ata yun. Tapos may ratio ang blend nila. Kunwari, 80% cotton, 20% polyester. Ang sa Brains Out ay 70% cotton, 30% polyester. 100% cotton naman sa Fruit of the Loom at sa Gildan Hammer. Sa kapal naman tayo, GSM ang gamit. Sa CVC fabric na gamit ng Brains Out, 220 GSM. Itong sa Fruit of the Loom naman ay 195 GSM. Sa Gildan Hammer naman ay 210 GSM. So, GSM magbe-base kung gano'ng kapal ang tela. So, sa Brains Out, makapal talaga yung tela. Pero hindi sila nagkakalayo. Silang tatlo, hindi nagkakalayo yan. So, kung nag-uumpisa ka pa lang, pwede kang gumamit ng mga Gildan at saka ng Fruit of the Loom bago ka magpa-customize ng sayo. Good siyang lahat. Okay, dito naman tayo sa kulay. CVC fabric ang gamit sa Brains Out. Yung black niya, kung nakikita niyo sa video, okay naman yung black niya. Medyo brown siya dahil dun sa ilaw na gamit ko, pero black siya. Sa Fruit of the Loom, yung black niya, mas dark siya ng konti. Kaya kung gusto mong mas dark yung black ng t-shirt mo, Fruit of the Loom, maganda yung kulay. Ngayon, sa Gildan Hammer naman, yung black niya, medyo light, malight siya ng konti compared dun sa dalawa. Pero overall okay naman yan. Ayan yung comparison ng tatlo. Yung parang pareho yung Fruit of the Loom tsaka Brains Out. Okay, itong next natin yung lapad ng t-shirt. Lahat pala to, XL to ah. Unahin natin yung Gildan Hammer. Susukatin natin yung width nung t-shirt niya. So kung makikita nyo dito, 22 ang width niya. Ayan. Next natin, yung Fruit of the Loom, XL din. Ayan, makikita nyo. So cut natin yung width. Ayan, so nagpas 23 siya. So konti lang naman, halos 23 siya, pero lagpas na lang konti. Sa Brains Out naman, ang width niya ay 23 din. Eksaktong 23. So, hindi naman sila nakakalayo lahat. Yung sa Gildan lang, medyo mag-fit lang sa'yo ng konti. Okay, sa lambot naman tayo ng mga t-shirts. So, alam nyo naman kung ano pinakamalambot dito. 100% ang Fruit of the Loom at ang Gildan Hammer. Kaya malalambot talaga yan. At saka hindi siya ganun kakapal katulad nun sa Brains Out. Itong sa CVC fabric kasi, dahil makapal siya, siya yung pinakamakapal, at blended siya ng polyester. Ang polyester ay synthetic cotton siya. So, magbibigay siya ng tigas sa t-shirt mo. So, mangyayari dyan, parang straight lagi ang t-shirt mo compared sa cotton. Ayan, parang may gusot-gusot lagi. Hindi naman sa ano, pero preference lang ng Brains Out yung t-shirt na ganyan. Okay, next yung ribbings naman natin. Susukatin natin kung ilang inch siya. Sa Brains Out, pinakustomize namin ng 1 inch yan. Ayan, kung nakikita nyo. 1 inch siya. Itong sa Brains Out, crew neck na U-shape siya. Okay, next, tingnan naman natin itong Fruit of the Loom. Kung ilang inch. Actually, parang 0.75 inch ang Fruit of the Loom.
Ayan, kung ganyan yung preference nyo, okay lang. Ito namang sa Gildan Hammer, karagdagan round neck ang setup dito sa Gildan. Ang ribbings niya ay parang 0.5 or 0.6 inch lang siya. So, depende sa inyo kung anong gusto niyo. So, sa prints out, gusto namin yung 1 inch. Okay, next, yung fit sa katawan. O, itingnan natin sa brains out yung CVC fabric natin na custom. Yan yung 1 inch rib sa neck. Ganyan magiging itsura niya. Ito naman yung haba ng sleeve ng brains out. Yan, ganyan siya. So, tailor custom fit talaga yan para sa Filipino size. Next, ito namang Fruit of the Loom. Ayan yung neck niya. Kung gusto niyo ng ganyang setup, makikita niyo sa video ang Fruit of the Loom. Ayan yung sa sleeve niya. Ako kung beginner din na mag-business ng clothing, Fruit of the Loom ang pipiliin ko dahil maganda yung quality niya. Sa price, not sure pa. Okay, ito naman yung Gildan Hammer. Ayan yung sa neck niya. Medyo may space siya sa neck mo. Parang medyo macho yung itsura. Ayan. Medyo fitted ang setup ng Gildan. So kung gusto mong loose, pwede kang magpa-customize or mag Fruit of the Loom ka na lang. Ayan. Ayan yung Gildan. Ayan, fit siya sa katawan. Parang fitted siya na konti. Okay, verdict tayo. Para sa akin, ang pinakapanalo dito, yung custom made talaga. Dahil customized siya. Masiset-up mo kung gaano kahaba, gaano kalapad ang t-shirt para sa customers mo. Anyway, kung preferred nyo na 100% cotton, wala pong problema yan sa business. Nasa sa inyo po yan, nasa design nyo rin kung paano nyo ibibigay sa mga customer. Thank you sa panonood. Please like and share and subscribe. Thank you.